ng ating mga karancho dyan. Pwede ba yun? Yung maulan na umaga ay pwedeng maging maganda rin. Nasa sa, ika nga, nasa sa attitude po natin yan. Kahit na sa wikang English, gloomy. Gloomy ang ating panahon ngayon dahil madilim at minsan hindi tayo makaalis sa bahay. Ay nasa sa atin na rin kung gusto natin gawing malungkot o maligaya ang ating araw. Okay. Para sa mga bata diyan, mga estudyante. Walang pasok dito sa mga sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Okay, masayang-masayang mga bata ngayon. At medyo mahaba ang kanilang weekend. At pagkakaalam ko mga karancho, marami rin mga opisina ay hindi na rin pinapapasok ang kanilang mga obrero dahil baka mahirapan pang umuwi mamaya. Kahit na medyo tumila na yung ulan, meron pa rin typhoon signal dito sa Metro Manila. Parang signal number 1 at nakataas pa rin ang signal number 2 sa ibang mga lugar. Kaya tayo naman ay nag-iingat na lang, no? Dahil kasi mahirap naman yung pipiliti mo na magsipasok yung mga yan. Pagkatapos magkakaproblema, hindi makaka-uwi, lalong baka magkasakit yan at mas mahabang pag-absent ang ating kinakaharap. So, mabuti na rin yan at ngayon dahil sa magandang at mabilis na mga bulletin at update na mula sa PAGASA at sa National Disaster Risk Reduction. Ano ba yun? NDRRMC. Tama ba yun? Anyway, mga karancho, kasama ko po dito sa studio. Si Mayor Lim kasi papunta pa lamang dito. Anyway, habang inaantay natin ng ating alkalde ng Himpapawid, kasama ko dito ang ating kaibigan si Nestor Cagitla. Nestor, good morning. Okay, magandang umaga sa iyo, karancho. At magandang umaga rin sa mga libo-libo nating tagapakinig dito sa 8 Trimedia Broadcasting Corporation ng DCRJ. Tatabayan na nga natin at maya-maya lang siguro mayroon tayong makakaugnayan ng sa DPWH Region 3 okay. Na kung saan ay maraming naapektuhang nasalantan itong bagyong si Lando, particular na nga dito sa Nueva Ecija. Sige, mamaya subukan natin tawagan yan at nagagalak naman ako at nandito ka at medyo makikigulo at marami tayong dapat pag-usapan, marami rin tayong dapat pagtawanan ngayon. Anyway, nakikita naman natin ang NDRRMC, medyo proactive sila. Diba Nestor, proactive sila. Ibig sabihin, yung kanilang trabaho, ginagawa nila at ang PAGASA rin, nagbibigay ng maagang bulletin. Pero pagkakaalam ko rin, yung mga sa private sector, nagsasagawa na rin sila ng kanilang pag-iingat, lalo na yung mga airline companies, particular na yung PAL, baka mamaya. Ang Philippine Airlines, yung tagapagsalita nila, si Ms. Cielo, ay baka makausap natin, kaugnay na rin ng mga flight cancellations dahil na rin sa bagyo. Ano po? Iniiwasan natin kasi yung ganito eh. Yan ang mga iniiwasan natin. Kaya, para sa ating mga pasahero dyan, yung ating mga kababayan, ating mga karancho na may balak bumiyahe ngayon, At sa kanilang pagdating sa airport, nabulagaan lang sila at kansilado pala yung kanilang flights. Imbis na magalit, dapat maging masaya pa kayo dahil pinag-iingat lang ang lahat. At mabuti na lang, mas mabuti nang malate sa inyong paruroonan kesa hindi dumating doon ng buhay. Di po ba? Anyway, bukas na bukas pa rin ang ating linya para sa lahat ng inyong mga pangangailangan, mga concerns. Ang ating text line is 0977-342-1644. That's 0977-342-1644, ating text line. Meron din po tayong hotline para sa mga nais naman tumawag. That's 412-0288. Inuulit ko po, 412-0288. Teka muna, meron yatang kulang. Bukod kay Mayor Lim, meron pang kulang. Yan po ang aking asong traumatized, si Gardo, ang guard dog ng bayan, pero nagpapagaling pa rin hanggang sa mga araw na ito matapos masagasaan ng CIA.
Yan po si Gardo. Ang sangkandikit ng kabutihan, kaaway na mortal na mga kawatan sa gobyerno. Kahit pipilay-pilay ang ating alaga, nangangagat yan ng mga korap. Anyway, bago po natin talakayin yung mga issue na nakonektado dito sa pagsusungit na naman ng panahon kay Typhoon Lando. Siguro dapat magkomento lang tayo sa isang issue na tsak bukod dun sa bagyo ay matagal-tagal ito mawawala na naman. Pag tututukan na naman ito ng atensyon ng ating mga kasama sa Hanap Buhay. O yun, si Willie Revillame daw pinaaresto na. Dahil dun sa matagal ng kaso ito, kung hindi ako nagkakamali, 2011 pa ito, yung batang pinasayaw, batang lalaki, pinasayaw ng parang macho dancer sa kanyang programa. At marami ang hindi nagustuhan ito dahil inabuso daw, child abuse, nabastos yung paslit na pinasayaw ng parang macho dancer. Kung sa bagay, mga karancho, nais ko lang sabihin na sang-ayon tayo. Sang-ayon tayo na itong mga programa sa telebisyon, pa-i-rally naman nila yung kaunting taste. Alam naman natin na ang kanilang pakay lang dyan yung ratings game. Diba? Naintindihan natin yan. Galing tayo sa broadcast, sa telebisyon. At ngayon, nasa broadcast pa rin naman tayo. Kaya yung ratings game, importante yan. Pero yung taste, hindi dapat mawawala. Kasi minsan, sa kagustuhan natin na maabot yung masa, hindi ko mo yung programa natin ay pang masa, idadive na natin ng husto. Alamin po natin yung punto na kabastusan. So, ayan na po ang ating pananaw ukol dyan. Pero, hindi lang yan eh. Hindi lang yan ang importante ang ating talakayin. Kasi ako po naniniwala, sa mga ganyang kaso, meron din pananagutan yung magulang o yung guardians ng mga sanggol. Tingnan mo, hindi naman unique yung kasong yan. Hindi nyo nakikita ngayon, minsan mga 8-9 anyos na mga batang babae, pinasasayaw nila ng twerk. Minsan sa TV, o minsan kahit na hindi sa TV, doon sa YouTube, nakikita nyo yung mga ganyan mga bagay. So, panawagan din siguro sa ating mga magulang, yung mga nakatatanda, na kung kayo, hindi nyo magawa yan sa publiko dahil nakakahiya. Huwag nyo pag-agawa sa inyong mga anak. Ayun. Alamin po natin kung ano yung nakakatuwa, alamin din natin kung ano yung bastos. Ayan. So, kaunting paalaala lang yan sa ating mga kababayan dyan. Okay. Sa puntong ito, time check muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay alas 10:16 ng umaga. This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. VFresh. Okay. Maya-maya po matatawagan natin sa Department of Education si ASEC Jess Mateo. Alamin naman natin ang sitwasyon kaugnay ng kanselasyon ng mga klase dahil alam natin na yung mga eskwelahan ngayon ay canceled in most areas. In most areas in Metro Manila and in surrounding communities dahil nga sa pag-iingat na rin. Alam nyo ngayon, may mga nagsasabi na ambun-ambun lang nakakansela na yung mga klase. Mabuti na po yan, huwag na po tayo magreklamo dyan. Lalo na dun sa mga ibang school administrators na sabi minsan overkill yung nangyayaring pagkakansela ng eskolahan. Pero, mabuti na rin yan kaysa sa alam natin na itong climate change na ito, umiiral. At yung ambun-ambun minsan pinagmumula na yan ng flooding o pagbabaha. Kaya ilayo na natin sa kapahamakan ng mga kabataan, ng ating mga anak. Kaya mabuti na rin na yung klase, kaunting bagay lang, kinakansela na ngayon. Yung make-up classes, madali pong gawin yan sa summer. Hindi po malaking issue yan. Pero yung pong perwisyo na maaring idulot
sakaling madisgrasya o kahit na hindi madisgrasya, ma-stranded yung mga bata sa kalye, lalo na pagka dumi-dumi ng ating mga lansangan ngayon. At meron tayong tinatawag na leptospirosis. Yan po yung nakamamatay na sakit na dulot ng baha. Kasi po yung mga dumi ng mga daga, pagkakaalam ko, yun ang pinagmumulan ng leptospirosis. Kaya makakausap natin maya-maya si Asek Jess Mateo para balitaan tayo kung kamusta na nga ba, ano ba ang status nitong pagkakansela o yung pagkakasuspindi ng klase ngayong araw na ito. At pagkakaalam ko rin, itong bagyo ay magtatagal pa ng isang araw. Parang bukas pa ata yan naalis ng Philippine Area of Responsibility. Kaya ano po ang magiging desisyon ng DepEd at ng mga LGUs? Dahil pagkakaalam ko rin, itong cancellation o suspension ng klase ay pinauubaya rin dun sa mga LGUs. Ibig sabihin, binibigyan ng poder ang mga mayor at mga opisyalis ng syudad at mga cities and towns. Ika nga, na unilaterally, kahit na walang basbas ng Department of Education o ng Education Secretary, na sila na mismo batay na rin sa kanilang assessment, sa kanilang mga lugar na magpairal ng klase suspension. Kaya mukhang tinatawagan na ng ating mga kasamahan dito sa studio si Asek Jess at baka makakuha na tayo ng update regarding the suspension of classes. Ayan. Alam mo, Karancho, kapasimpasin sa lansangan ang kakaibang daloy ng mga sasakyan. Mm. Kanina man lang ako'y nagmula dito sa may bahagi ng Taguig sa C5 na kung saan doon tayo umuwi. Mm. Aba, wala pang isang oras nandito na agad ako sa Cubao dahil na maganda yung daloy ng ating mga sasakyan sa lansangan. At isipin mo, Nestor, no, pati yung color coding suspendido ngayon. Hindi pinaiiral ng MMDA. Isa pong bagay yan na kailangan din natin paalam sa ating mga motorista dyan. Ang color coding po ay suspended today. At kahit na walang pinagbabawal na mga sasakyan ngayon, no, sa ating mga lansangan dito sa Metro Manila, halos walang traffic pa rin po. Yung aking travel time mula sa aming bahay hanggang dito sa ating studio, sa aming opisina, ay siguro kalahati lang, wala pang kalahati nung normal na oras na aking ginugugol sa lansangan, sa pagmamaneho. Kaya napaka-refreshed at halos hindi tayo pinawisan sa ating biyahe patungo dito sa ating studio. So paminsan-minsan ay nakakaranas din tayo ng kaunting kaginhawaan sa kalye. Ayan. Salamat na lang. Anyway, yan po ang ating mga tinututukan ngayon. At mamaya, ay may makakapanayim din tayo mula sa Sandatang Lakas ng Pilipinas para bigyan tayo ng update tungkol dito sa mga rescue operations. Dahil sa bandang norte po, mga Karancho, alam po natin, marami tayong mga kababayan dyan na apektado nitong pagbagyo. At meron na naman daw mga landslides sa ilang mga bayan-bayan dyan. At malalaman natin kung ano na nga ang sitwasyon do, kung meron ba mga napinsalang mga, hindi lang mga individual, kung hindi yung mga ari-arian, mga bahay. At ano na ang ginagawa ng ating gobyerno para matulungan yung mga napinsala nitong mga landslides na nakatuwang na halos ngayon ng pagsusungit ng panahon. Kaya kung hindi natin matawagan kaagad, no, itong si DepEd Undersecretary Mateo, baka pwede natin tawagan ngayon yung sandatahang lakas sa Kuya Jim. Baka pwede natin tawagan yung ating mga kasamahan dyan sa Philippine Army. At malaman natin kung ano ang estado ng mga rescue operations na isinasagawa ng ating pamahalaan at kung ano ang ating magagawa. Dahil pagkakaalam ko minsan, yung ating mga kababayan dyan ay maraming mga volunteers din. Alam mo ba, Nestor, maraming mga grupo dito sa ating bansa na nagbo-volunteer sa pagtulong sa mga kababayan natin nasasalanta ng bagyo.
Alam mo naman yung ating mga Pilipino, pagdating sa ganyang mga uri ng mga mangyayari, ay talaga naman diyan mo malalaman ang ugali ng bawat Pilipino na nagtutulong-tulong. At panawagan din naman sa ating mga ano, sa ating mga kababayan ngayon, ano, na kung kayo mayroong magagawa para maibsan yung paghihirap ng ating mga kapwa na apektado nitong si Typhoon Lando, eh, tulungan nyo na. Magtulong-tulong na tayo para makaraos na naman itong isang pagsusungit ng panahon, isa na naman bagyo. Alam nyo naman na tayo mga Pilipino, eh, sanay na tayo dyan. Pero itong mga lumipas na taon, parang yung pagsusungit ng panahon, eh, talagang grabe na. Dati yung bagyo, kahit na malakas, kahit na yung hangin na halos mahipan yung mga bubong ng ibang kabahayan, eh yung pagbaksak naman ng tubig, eh hindi katulad ngayon. Dahil ngayon, puro mga freak, yung freak weather systems ngayon. Minsan, hindi malakas yung hangin, pero yung pagbaksak ng tubig, eh kala mo eh, na tsunami ka eh. Di ba, Nestor? Oo, grabe. Alam mo, karantsa, medyan, hindi natin minsan masisingarin yung ibang taon ng ating pamahalaan dahil sa sobra sila mga pabayaan, halimbawa na dyan sa mga parte ng kabundukan. Pagka umulan kasi ng malakas, pagkaputol na yung mga punong kahoy, naandyan na yung malakas na daloy ng takbo ng tubig. Kaya siguro, pagtuunan natin ng pansin na sana yung mga punong kahoy, ay huwag namang pagpuputulin. At yan ang nagiging sanhi ng madaloy na pagragasa ng tubig baha. Nestor, mukhang maliksing-maliksing ka ngayon. Medyo, alam mo, araw nga ng Lunes, kasi ikukumpara natin ang nakaraang itong Lunes hanggang Biyernes, ay talagang loaded tayo at sa pagkocover nga natin sa nangyaring pagpapail ng certificate of candidacy. Pero bago yan, palakpakan muna natin yung lahat ng mga rescue workers sa pamahalaan at sa pribadong sektor na nagtutulong ngayon, pati yung mga kaibigan natin sa NDRMC, sa PAGASA, at yung mga driver ng ambulansya, lahat ng nagtutulungan upang makatulong, upang maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan na apektado ng bagyong Lando. Okay. Itong si Nestor. Natatawa kasi sa loob ako ng tiknay. Kasi pag ako nakikita, nakakita sila siguro ng lolo. Kaya nagtatawanan sila eh. Okay. Inaantay pa rin natin ang pagdating ni Mayor Fred Lim. Nandyan lang yan kung saan. Papunta na yan sa ating studio. Palagay ko naman makakaabot. Anyway, mga karancho, ang sandali lang. Kanestor, nung nakaraan linggo, halos limang araw nandun ka sa Comelec, di ba? Oo. Naglipat-lipat ka mula dun sa Maine, sa Intramuros, tsaka dun sa Arroceros. Nung nag-file naman ang ating kasama dito sa Hanap Buhay at ang ating kasama rin sa studio na si Mayor Fred Lim. So, kamusta naman yung mood dun? Mukha bang masaya o ano? Alam mo, pagdating nga sa usapin na sasabi mong sa mood, ang tao, lalo na yung mga supporters, pagka nakikita nila yung kanilang mga iniidolong kandidato at dumarating na, ay talaga namang walang humpay yung kanilang pagtili, pagtawa, mga matatanda at binata. Okay. Pero bago po yan, ito nag-text na po yung driver ni Mayor Fred Lim at hindi na raw sila makakapunta dito sa ating studio. Ngayon pa lamang po, na-receive natin yung kanilang text dahil binaha yung kanilang dinadaanan. Isipin nyo, sa Maynila lang binabaha. Yan ang palagay ko dapat tuunan ng pansin, pagtuunan ng pansin ng ating mga tao sa gobyerno. Hindi lamang yung national, yung sa DPWH, kung hindi dun sa mga local government units. Dahil, alam naman nila kung saan yung mga lugar na talagang binabaha. Ewan ko, wala na bang solusyon yan? Wala na ba silang maisip? Kala ko, napakagagaling nilang mga inhinyero, mga eksperto. Wala ba silang magawa para kahit na papano medyo mabawas-bawasan? Alam po natin, naiintindihan natin, hindi naman maikli ang ating pag-iisip
na yung pag umulan ng napakalakas, pag napakalakas, talagang maaaring magkaroon ng flooding o pagbabaha sa mga lugar na yan. Pero kung minsan masusolusyon na naman yan sa pamamagitan ng pagiging handa, di ba, Nestor? Ibig sabihin, yung meron silang ginagawa, yung dredging operation. Mm-hmm. Dapat patuloy yan, halos 24/7, ika nga. At hindi yung bang nagre-react lang sila pag andyan na yung baha. Ibig sabihin, yung paglinis sa mga estero, yung mga, di ba, may mga manholes, yung mga sewerage systems dyan, dapat araw-araw, lalo na kapag hindi masama ang panahon, dapat nililinis yan. Gawin ang paraan, kasi napakalaki rin naman, bilyon-bilyon din naman ng pera, piso, na iginugugol ng ating pamahalaan para sa kung ano-anong infrastructure projects na mga bago. Yung mga bagong infrastructure projects. Pero hanggang sa ngayon, yung mga andyan na, yung maintenance, dyan tayo mahina ang mga Pilipino minsan eh. Dahil siguro may mga opisyalis na kumikita pag mayroong bagong projects, bagong kalye, bagong yung paghuhukay ng kung anong sinasaksak nila diyan sa ilalim ng lupa, bagong railroad system, bagong daan, bagong flyover, may kita diyan eh. Pero pag na-establish na yan, pag nandiyan na yan, yung maintenance para siguruhin na nasa tamang kondisyon, lalo na yung mga estero na yan, hindi po pwede na basta nandiyan na yan, asahan mo na lang na rain or shine, hindi magkakaproblema dyan. Dahil lahat po ng dumi, lahat ng kalat, dumadaan dyan sa mga esterong yan, kaya kailangan talagang mine-maintain natin. Okay. At saka, Karancho, dapat talagang tutok dyan ang Department of Public Works and Highway. Anyway, bago po yan, ayan, station break muna tayo, mga Karancho. Maya-maya, tatawagan natin ay mula sa Sandatang Lakas ng Pilipinas. Pero bago po yan, ay commercial break muna tayo. Huwag kayong kukurap. Babalik po tayo. Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi urungan. Katapa at Karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Ang inyong katapa, Mayor Fred Lim, at inyong Karancho, Miguel Hill. Katapat at Karancho, samahan sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Katapat at Karancho, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IV Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid dumalab, mas maagang magpakinhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 Tri-Media Pro Incorporated. Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi uurungan. Katapat at Karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Narito ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Kasama ang ating Karancho, Miguel Hill. Katapat at Karancho. Karancho, ayan po. At sa mga oras na ito, tinatawagan natin ang ating kaibigan dyan sa Sandatang Lakas upang balitaan tayo kaugnay ng kanilang mga rescue operations na isinasagawa ngayon, particular sa Dakong Norte. Ayan. At ang ating mga Karancho dyan sa Armed Forces of the Philippines, sila na mismo rumiresponde dun sa mga lugar kung saan nakakaroon ng mga landslides at kung saan may mga nasasalanta. Alam nyo po, itong mga ating mga kapatid sa Sandatang Lakas, sila po nangunguna talaga sa mga ganyan mga operasyon.
sila yung mga first responders. Kaya sa ngayon naman, makakapanayam natin live sa linya ng telepono. Walang iba kung hindi ang ating kaibigan dyan mula sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army, si Major Emmanuel Garcia. Okay, Major. Yes, Miguel, good morning at good morning din kay Mayor Lim at sa mga tagapakinig natin ngayon. Okay, Major. Ano ba ang sitwasyon natin? Alam naman natin na kayo nangunguna, kayo ang first responders dito sa mga landslides na bandang norte, di po ba? Dahil pagkakaalam ko, mayroong mga bahay dyan na apektado. At syempre, pag ganitong nagsusungit ang panahon, yung ating mga kababayan, marami dyan, ay napipilitan lumikas. At sino pa ang kanilang maasahan na nandiyan dyan na kaagad sa kanilang mga komunidad kung hindi ang ating mga kasamahan diyan sa Armed Forces of the Philippines. Ano ba update natin, sir? Yes, alam mo Miguel no, sa ating mga tagapakinig, yung ating Armed Forces nagkaroon ng declaration of red alert 5 PM nung Thursday pa. Yes. And sa ngayon ay blue alert tayo rito sa Campo Aguinaldo, pero red pa rin sa mga sensitive areas na mayroong mga kailangan pang i-rescue. I will give you not the whole picture no, dahil na pakonti-konti dumarating yung ating mga information, pero as of now sa area ng Northern Luzon Command no, there are 135 people rescued no. 135, okay. 135, that dito yan sa Barangay Yabutan, San Miguel Tarlac, na specific na ni-rescue ng mga tropa ng Northern Luzon Command, while other units naman ng Armed Forces of the Philippines no, ay ongoing din sa kanilang rescue mission no. Mm-hmm. For instance, yung 17th Infantry Battalion sa Cagayan on rescue dun ngayon sa Barangay Patigileg and Barangay Agugado no. Mm-hmm. Agugada, Peña Blanca, Cagayan, wala pa tayong data kung ilan na yung na-rescue. And then yung Philippine Army Humanitarian Assistance and Disaster Response Unit no, nanggaling dito sa headquarters Philippine Army na nagpunta no. Doon sa Isabela ay naka-rescue na 12 mostly children no. Dito yes. Sa para dito sa Kabanatuan, dito sa Barangay Komunal and Delis in Kabanatuan no. Mm-hmm. And yung 56 IB naman has rescued and transported 45 evacuees in Barangay Sabali, Baler, Aurora no, kung saan naglandfall yung ating bagyo dito sa Aurora. Ngayon, ating mga tropa ay currently assisting in relief distribution. So far, ang na-distribute po ng Northern Luzon Command is 2,000 relief goods in Tarlac. Mm-hmm. Yung 5th Infantry Division naman is 5,582 relief goods in Isabela. Yes. Sa 7th ID area naman, particularly sa Aurora, ay 12,450 relief goods. Okay, and napakarami. Marami. We are also assisting in the bridges and the roads na dati hindi passable ngayon, pero ngayon passable na, pero nagkakaroon ng konting mga problema dahil nga dun sa mga nagtumbahang mga poste, mga halaman. Nakakatulong natin yung DPWH no, kasama dito yung Minang Bridge sa San Mariano, Santa Tomas Overflow Bridge, Gadanan Bridge, Bacolod Bridge, Pigalo Bridge dito sa Ilagan Isabela yon, yung Kansan Overflow Bridge in Kabagan, Alicaucau Bridge in Cagayan City, and Turod, Banquero, Reyna Mercedes. Sa Benguet naman, no, yung mga roads natin sa Kenon, Baguio Aritao, yung Halsema Highway and Military Coast of nagkakaroon tayo na ng clearing operation no, kasama yung DPWH dyan. Major, ito yeah, bang mga nabanggit mo na particular yung mga bridges, no? Mm-hmm. Bandang norte lahat yan. Yan ba? Sira o bumagsak o tinangay? Well, o ano lang, barado? Wala pa tayong specific na mga data, pero kahapon hindi passable. Ngayon yung iba nito, passable. Passable na. Okay. Pero hindi pa rin nag-clear yung lahat ng debris. Mm. No, ang report sa atin sa mga halaman at sa mga poste na nagtumbahan. At puno, sigurado. Puno, ano? Mga branches, no? Okay. So, tumutulong yung ating mga sundalo. Kasama natin dyan yung DPWH and the LGU mismo, no? Na kahapon pa nagki-clearing na sila. Major, yes. Alam natin na kasama sa mandato nyo, hindi lang yung lumaban sa mga kaaway, no? Pati yung rescue and relief operations, trabaho na rin niya o kasama na sa mga ginagawang regular ng ating kasundaluhan yan. Mm-hmm. Pero meron bang gamit? Nabibigyan ba ng kaukulang gamit ang ating mga kawal
para matugunan yan. Dahil kasi specialized equipment minsan kailangan yan, di ba? Yung kailangan yung heavy equipment. Katulad ng mga equipment ng yung mga engineering brigade, di ba? Tsaka yung mga CBs ng Navy. Pero yung mga ordinaryong units natin, yung sa mga infantry battalions, yung mga otherwise combat units, meron bang kahit na anong mga alokasyon yan para sa mga rescue equipment man lang, yung mga pala, mga kahit na 6x6 magagamit yan, di ba? Yung mga chainsaw, mga kailangan yan. As to the heavy equipment, yung ating engineer brigades and battalions, yan ang meron. Pero yan ay limited lamang, no, dahil meron lamang tayong apat na engineer brigades sa buong Pilipinas. Yes. Ngayon, yung specific na mga units kasi, per battalions, merong designated na isang DRTU o na isang kumpanya. And bawat kumpanya naman na hindi DRTU, merong designated na isang platoon na DRTU din. Ano ba yung DRTU? Yung ibig sabihin yan, meron silang limited capability. Hindi sinasabi nating limited dahil hindi naman din tayo high-tech, no? Dahil meron tayong mga kagamitan, pala, piko, mga rubber boats, pero limited. Hindi talaga yung mostly makikita natin na kaya talaga, no, na mag-rescue ng maramihan. Pero yan ay ginagawa natin ng paraan, kasama yan din sa modernization program natin. Na hindi lamang yung mga panggera yung ating kinukuha sa mga big items yun. Ano? Meron tayong mga small ticket items na pinakailangan makuha natin. Kasama na dyan yung mga rescue equipment. Pero minsan, Major, sa mga ganitong mga pangyayari, ang pinakakailangan lang yung able body. Eh, no? Yes, yung able body. At yung huhukay, piko-piko lang yan, tsaka pala minsan. Yes, and of course yung leadership, no, on the ground, kasi yung ating mga kababayan naman nung matatandaan natin, no, yung nangyari sa Yolanda, kailangan lang naman ng magmamando, pati yung mga kababayan na natin dun sa paligid, tumutulong din naman sila, lalo na dun sa pag-aalis ng mga iba't ibang mga debris sa kalsada. Tsaka so, may medics kayo, 'di ba, yung mga medic, yung mga nagbibigay ng first aid. Yes, so meron din tayo niyan, yung mga medical aid man, no, at sa ngayon naman, wala pa tayong mga reports about casualties and we are not in a position, no, to report that. To report. The RRMC yan. Okay. Kaya lang nating i-report yung mga na-rescue. Ang isang katanungan na nabanggit mo rin kanina na marami na at libo-libong relief goods na. Pagkakaalam ko, parang sako ito, no, o plastic bag ito na na-distribute. Ito ba ay dinidistribute nyo sa mga communities per se? O ito ay dinadala nyo dun sa mga evacuation areas? Nasa evacuation center ito, no, itong mga binibigyan natin. Kasi yung sa mga liblib na lugar, hindi na lahat natin yan maaabot, no. Mm-hmm. Although merong tayong mga instances na kapag ka talagang isolated yung isang lugar, magpaparadrop tayo ng mga package, no, o packets na ginawa natin sa Yolanda. Or pupuntahan talaga ng tropa kahit nakasakay sa kabayo yung relief goods, and then maglalakad yung tropa. Or papasanin mismo ng tropa katulad ng ginawa sa Compostela Valley Province nung bagyong Pablo. Pero sa ngayon, wala naman tayong nakakaabot ng mga reports na merong mga isolated na barangays. Although merong mga bridges na nag-overflow yung tubig, pero delikado yun. Barangay, hindi rin naman nag-evacuate. So pwede pa rin namang mapuntahan. So kayo ngayon ay bagamat I think, no, the worst is over in as far as the typhoon is concerned, kayo ay nasa blue alert pa rin. Yes, so, anong ibig sabihin ng blue alert? Well, dito sa GHQ lang yan, ano, yung ating mga ibang mga units doon, they have the authority to kung i-heighten pa o ibababa doon sa mga area commands. Dito sa blue alert, ibig sabihin lahat na ng sundalo nandito sa loob, but there is no actual rescue operations going on, lalo na dito sa Metro Manila. Merong mga ibang reports dito sa Metro Manila, like ang mga poste na natumba, pero MMDA kaya na yon. At yung lahat ng mga rescue efforts are centered, no, dun sa Dream Sea na nakatotoka o nakasasakop sa area. So kung meron ba tayong idea kung ilan tropa ang nakadeploy ngayon na kaugnay na itong rescue and relief operations na isinasagawa ng ating pamahalaan? In Northern Luzon Command, we assume, no, na every battalion has employed one company sa kanyang area of responsibility. So roughly siguro kahit na mga 1,000 plus na mga sundalo ngayon are deployed in HADR. Naku, malaking tulong yan. Anyway, Major, bago tayo magtapos, ay yung panawagan siguro dun sa mga nakakarinig sa atin dahil dito sa ating bagong himpilan, DZRJ 810, ay naririnig na rin tayo sa labas ng Metro Manila, tungo din dyan sa norte, no? So, ano ang inyong panawagan sa mga kababayan natin, mga karancho natin na
posibleng nasa lantaw na apektuhan itong Typhoon Lando. Sa mga tagapagilid natin sa DZRJ, ngayon ay tapos na po ano yung pinakamalakas na hagupit ng bagyo, pero meron pa po siyang buntot, no, nandun pa sa tailwinds. Batanes, oo. Yung mga kababayan natin doon, sanay naman dyan, pero ipagdasal po natin sila. Lagi po nating panawagan kapag meron pong sakuna ay maghanda po tayo. Wala pong substitute, no, sa pagiging handa. Ang inyo pong mga government agencies ay makakatulong po, pero mas makatutulong po kayo sa inyong sarili. Makinig po sa mga balita sa radyo at mga flags, no, and suggestions ng ating mga government officials kung kailangan na po kayo mag-evacuate o hindi. Para na sa ganun, maiwasan natin. Mas maganda po ang prevention kaysa cure, ano po. Ayun. Kung magkaroon po tayo ng mga sakuna, ay yan po ay mitigation na lamang. Kaya kinakailangan, kung meron po mga ganitong pagkakataon, mag-evacuate na po tayo kung kinakailangan at makinig po tayo sa payo ng ating mga otoridad. Thank you very much sa iyo, Major Emmanuel Garcia, sa iyong, alam mo, suki ka na sa aming programa. Eh. Alam mo, si Mayor hindi nakarating sa aming studio ngayon dahil yung kanyang sasakyan daw, binaha doon sa kanilang pinanggalingan. Kaya nag-turn back na lang sila, umuwi na lang. Pero bukas, sa Metro Manila, napakarami kasi rin ang nababaha dahil din dyan sa mga situations, no, yung mga pag-plug ng basura. Marami tayong ano, no, pero ito i-kontrolado naman ng MMDA at saka ng ating mga local government unit. Thank you very much, sir. Mabuhay kayo. Mabuhay ang Santataan Lakas. Maraming salamat, Miguel. Ayan po si Major Emmanuel Garcia at binigyan tayo ng update sa mga operations, sa mga rescue and relief operations na isinasagawa ng militar upang maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayang nasa lanta ng bagyo dyan sa Dakong Norte. Kasi dyan po humagupit talaga ng medyo malakas-lakas etong si bagyong si Lando. Kaya doon naman sa ano, sa northernmost Philippines, yung bagyo ngayon kumikilos, so nandito pa rin sa PAR o Philippine Area of Responsibility, pero papaalis na. Kaya yung sinasabi nga, yung pinakamatinding bahagi, the worst is over. Anyway, time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon, alas 10:45 ng umaga. Time check is brought to you by IBU Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Okay. At sa mga oras na ito, tatawagan pa rin natin. Meron tayong mga tatawagan. Pagkakaalam ko, makikibalita rin tayo dyan sa tagapan ng Department of Public Works and Highways para malaman natin kung ano na nga ba ang kalagayan ng ating mga lansangan, ating mga kalye. Particular na yung mga lugar na laging nadadaanan, yung mga lugar na kadalasan ay traffic. Pero ngayon daw sa mga ibang lugar, imbis na sasakyan, imbis na kotse, ayun, ang makikita nyo sa ilang mga lansangan, animo dapat daw bangka ang papalaot naman doon. So yan po ang problema natin. Kung hindi traffic, ay binabaha naman ang ating mga lansangan. Bakit nga kaya? Yan po ang tinatawag natin. Anong tawag dyan? Daang matuwid daw. Ayun. Kaya lang, kahit na daang matuwid, minsan hindi mo makita yung daan dahil nasa ilalim ng tubig. Di po ba? Yung dumi-dumi ng tubig. Hindi ka naman makalapit dahil baka magka-leptospirosis kayo. Ayan, patuloy din tayong ating mga kasamahan dito, tumatawag rin sa ating mga kasama naman dyan sa department, sa DPWH, para malaman natin kung anong mga lugar na inyong maaaring iwasan at kung kailan nga ba masusolusyonan ang problemang iyan. Ayun. Okay, wala pa ata ang ating mga kababayan, ang ating mga makakausap dyan. Bukas na bukas pa rin po ang ating mga linya para sa lahat ng inyong mga concerns. Ang ating text line is 0977-342-1644. 0977-342-1644. At ang ating hotline naman para sa mga nais tumawag, mga voice calls is 412-0288. That's 412-0288. Mangyari lamang po kung kayo magte-text o tiketa tawag sa amin, ay po pwede naman, kung maaari lamang po, yung first name nyo man lang iiwan nyo sa amin para alam naman namin kayo totoong-totoo at kung taga saan kayo. Kung nandiyan din kayo sa mga komunidad, sa mga lugar, sa mga kalye, kung sa mga sulok kayo naroroon na apektado ng baha o apektado na itong bagyo
o kung ano man sakuna ang nangyari dyan na konektado sa bagyo, ba tumawag kayo o di kayo mag-text sa amin nang aming maibahagi sa ating mga listeners ang sitwasyon sa inyong mga lugar at kung po pwede, eh yung kung maiiwasan ng motorista o di kaya yung mga naglalakad ng tao yung mga lugar na yan, eh buti ng forewarned sila, di po ba? Sinasabi nga nila yung an ounce of prevention is better than a pound of cure. Tama ba yun? Ibig sabihin, mas mabuti na yung umiwas sa sakuna kesa yung magpagaling mula sa pagkaka-injure. Pag ikaw ay nasangkot sa aksidente, o di kaya kung may nangyari sa iyong hindi maganda dahil sa iyong paglalakbay. Kaya para naman sa ating mga kababayan, yung mga wala na rin naman pasok dyan, lalo na yung mga bata, wala pong pasok ngayon. Hindi lamang sa mga bata, ano? Hindi lamang para sa mga iho at iha, itong walang pasok, pagkakaalam ko, marami rin mga opisina, eh para maiwas na lang yung kanilang mga manggagawa sa kapahamakan, eh day off na muna. So naging parang 3-day weekend para sa marami natin mga kababayan dyan. Ayun. Ang kawawa lang dyan yung mga no work, no pay, di po ba? Ayun. Pero mabuti na rin po yan dahil kasi imbis na kayo'y mapahamak pa, lalo na kung yung lugar nyo is gravely affected netong Typhoon Lando, ay mas mabuti dyan na lang kayo sa bahay at mamamanduhan nyo pa yung mga anak nyo. No? At huwag silang palabasin. Yun ang pinakamahalaga dyan. Yung mga bata sa bahay lang, pati yung mga si daddy, si mommy, pati si lola at si lolo, mas mabuti sa bahay na lang muna para hindi naman tayo magkaroon ng problema. Ayan po, makakapanayam natin live sa linya ng telepono. Sino ba makakapanayam natin, Nestor, sa linya ng telepono? Makakapanayam natin, Karansyo, ito ang butihing DPWH Region 3 Director si Antonio Mulano. Malaman natin sa kanya kung ano na yung mga kaganapang nangyayari ngayon dyan sa parte ng Central Luzon. Okay, Director Mulano. Director Mulano ng DPWH Region 3, magandang umaga at live po kayo sa DZRH sa programang... RJ. DZRJ, yes. Katapat at Karancho. Sandali lang, ano ba nangyari sa akin? Natang-tied ako. Oo nga. Ngayon lang ako kasi na, alam mo, Nestor, ngayon lang ako na nakapagmaneho dito ng... Isipin mo, 48 minutes mula dun sa akin pinanggalingan sa Antipolo. Kaya medyo, ngayon lang yan, record yan para sa aking programa. Anyway, Director Mulano. Magandang umaga. Miguel po, si Miguel. Tsaka si Nestor. Opo, magandang umaga, good morning. Magandang umaga rin sa iyong mga tagapakinig. Yes, sir. Ano na ho ba yung update natin dyan sa buong Central Luzon ng bagyong si Lando? Dito po sa mga naging kaganapan dito sa tungkol sa bagyong Lando, marami po tayong mga passable road, lalo-lalo na po sa Central Luzon. Mga impassable po, yung hindi madaanan. Ayun. Po. Dito po sa Aurora, dito sa Balier Kasiguran Road, along kilometer 244 hanggang kilometer 351, meron pong mga mudflows at saka mga fallen trees, saka electric poste na nagsibagsakan. Ganun yes, sir. Po dito sa parte ng Balier Kasiguran din, dun sa may Agwang River, mataas po ang baha, may kitong isang metro. Ganun din po sa itong Nueva Ecija Aurora Road. Meron din po tayong mga mudflows dyan na sa roadway. Ganun din po sa Dinajawan Madela Road. Hindi rin po ito madaanan dahil may washout na section po doon sa may flooded area. Ongoing po yung mga clearing operation din dyan. Yan po ang sa may side ng Aurora. Dito naman po sa may side ng ating Pampanga, meron din po tayo ditong hindi rin po gasinong madaanan, hardly passable sa light vehicle. Dito po sa may Apalit Makadebe Masantol section,
sa may kilometer 60 to 61. Ganun din po sa may Candaba San Miguel Road, hindi po possible sa mga light vehicles po ito sa kilometer 73 hanggang kilometer 76 ng Candaba San Miguel Road. At doon din po sa Baliwag Candaba Santa Ana Road, mahirap pong makadaan ang light vehicles there sa kilometer 70 plus 900 at hanggang 71 Director, kilometer. Opo. Director, may tanong lang sa inyo. Meron ba kayong estimated time na kung kailan nyo magagawang serviceable muli itong mga lansangan na ito? Dahil kasi ilan dito sa mga narinig kong mga daan, ano, mga highway, very crucial yan. Eh, no? Kasama dyan yung mga tinatawag na farm-to-market roads. At siyempre yung mga dinadaanan din ng ating mga karancho going to and fro. Di po ba? Sa ngayon po, patuloy po kasi yung mga clearing operation namin. Ang hindi lamang po namin siguradong madadaanan yung pong mga flooded area na kung mag-subside na po, kasi yung ibang side, lalo na sa may parting gabal doon, may mga bato na kasama doon sa, ano, sa baha. So, continuing po ang clearing operation natin hanggang ito pong maghapon na to. Opo. At para po, lalo-lalo na yung papaakyat ng Aurora, para po makadaan yung ating pong really good papuntang Aurora sa dala po ng DSWD. Sir, so, sapat bang manpower? Ngayon, yung Rizal Pantabangan Road, yes, yun na lang pong mga ibang karsada na dito po sa may Bungabong, sa may Percasiguran, kasi po na yung aming pong teams isa-isa po yung as they go along papuntang Kasiguran, kini-clear po nila yung mga daan po natin. Sir, sapat ba yung inyong manpower? Sapat yung inyong manpower at yung inyong heavy equipment? Para alam ko, medyo malaking trabaho yun dahil nagkasabay-sabay, di po ba? Opo. Actually, naka-preposition na po yung aming pong mga equipment. Nanghiram na rin po kami ng ibang equipment ng contractor para makatulong na rin po doon sa clearing operation namin. Director, mula nun si Nestor po ito. Kumusta na ho yung ating mga kalagayan dyan, particular na ho dyan sa lalawigan ng Nueva Ecija? Sa akin ho, pagkaalam, sobra na ho ang laki ng tubig dyan sa parte ng Nueva Ecija. Tama po, malaki po yung tubig, lalo lang dito sa may parting Tablang Gabaldon Road, doon sa may Barangay Kalabasa. Kalahati nito po ang taas po ng tubig dyan. Hindi po madaanan ng light vehicles. Ganun din po sa may Barangay Bateria, Barangay San Vicente. Matataas po yung mga tubig dyan. Although dito sa may Barangay Cabo, sa may Cabanatuan City, nag-subside na, pero meron pa rin po tayong dito sa Bungabong, sa may Barangay Lusok at Barangay Kalaanan sa Bungabong din, taas pa ho, mga almost 0.8 meters. Sir, pa ho ang taas ng tubig dyan. Director, alam kong hindi nyo sakop ito, no? Pero dyan sa mga lugar na nababanggit nyo, meron mga malalapit na dams dyan, di po ba? Yung mga ating mga imbaka ng tubig. Opo, opo. Ano ba ang sitwasyon ngayon sa mga dams? Dahil kasi alam ko, pag panahon ng bagyo, at pag talaga malakas yung bagyo, minomonitor din yung level ng mga dams, di ba? Alam ko, kayo tutok din dyan dahil yan ang pwedeng maging... Pasensya na po. hindi po ako aware dun sa sitwasyon ng dams po natin. Uh-huh. Ang naka-monitor lang po kami, yung po ating mga national roads, para maalalayan po natin yung ating po mga traveling public. So pwede ba natin sabihin, Director, na siguro kung hindi ngayon, bukas, rendered possible na muli itong mga crucial, yung mga pinakamahalaga at pinaka-dinadaanan ng mga lansangan, tama mga po. Highways. Tama yes, po. Sir. Ang makaka-ma-assure po namin, yung pong daang Maharlika, pero yung Baya Bungabong, yung Nueva Ecija Aurora Road, kasi merong mga na-wash out na portion, may yung approach ng tulay doon sa may Labi Bridge.
Yes, sir. Doon sa yung Labi Bridge na possible po yun dahil na-wash out po yung approach. So, hindi po madadaanan yung tulay na yon. Kaya dito po sa Rizal, Pantabangan side ang papuntang Aurora. Mm-hmm. Okay. Anyway, thank you very much, Director, sa panahon na inyong binigay para sa ating programa. At sana itong mga susunod na araw, makakatawag pa rin kami sa inyo kung sakasakaling kakailanganin namin ng update ng sagayo. Alam naman natin at alam din ng ating mga listeners kung pwede na ba o hindi pa pwede dumaan dyan sa mga lugar na yan. Thank you, sir. Mabuhay kayo. Maraming salamat din po at mabuhay din po kayo. Ayan po. Napakarami pala. Tatanong ko sana, Karancho, kung mayroon maganda silang ugnayan ni Governor Umali ng Nueva Ecija. Okay. Ano yun? Mukhang meron ano ah. Mukhang meron sound effects. Pero, itong mga rescue operations ng DPWH, hindi pala rescue, ito pala yung road clearing operations ng DPWH. Sinasabi nga nila na dun sa mga key areas, baka bukas, na-clear na, ganap ng na-clear itong mga lansangang nabara. Dahil sinabi na rin ng militar ng Armed Forces of the Philippines, para lang maisuma total natin ang sitwasyon ngayon, hindi naman nakakalimot at hindi tumitigil yung mga kinauukulan para ma-clear na yung mga daan na yan. Dahil marami po dyan sa mga daan na yan, hindi lamang daanan ng tao, hindi lang po daanan ng ating mga sasakyan, kung hindi yan din yung daanan ng mga pagkain, yung food, yung supplies, particularly mga agricultural products na galing dyan sa norte. Yan po yung mga tinatawag na farm to market roads. Kaya lubha po natin kinakailangan yung mga daan na yan. Nang sa gayon ay yung ating pagkain dito sa Metro Manila ay hindi naman mapinsala yung ating supply, yung daloy ng ating supply ng pagkain. At dyan po, tapos na ating oras, napakabilis ng isang oras. Gayon pa man bukas, para sa mga nakamiss sa ating kapartner dito, ang inyong alkalde ng Himpapawid na si Mayor Fred Lim, nangako siya bukas na bukas po, makakasama niyo siya. Ayan. Makakasama natin siya sa ating programang Katapat at Karancho. At talagang cannot be helped lang yung sitwasyon ngayon dahil nga dun sa pagsusungit ng panahon, binaha sila. So, wala po tayong magagawa. Anyway, na-miss natin ngayong araw na ito ang ating alkalde ng Himpapawid. Pero bukas na bukas, hindi na natin siya mamimiss dahil muli natin siyang makakapiling. At dyan naman nagtatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Ako naman, ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks.